Hello everyone! Welcome back to my channel! Guys, for today's video, ang gagawin ko naman ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagpa-pattern, pagka-cutting at pagtahe ng trubenized collar. Pagpa-pattern. So, tingnan nyo guys kung paano yung step-by-step na pagpa-pattern at simpleng-simple paraan sa paggawa ng trubenized collar. Dahil sa paggawa nga pala ng trubenized collar, ang lagi natin kukunin ay yung neck circumference. So, parang ganyan yung pagkuha nyo guys. Yan. Yung parang hindi naman yung sapat na sapat. Pero, yan, tulad niya. Parang tama lang na ganyan. So, kukunin natin yung neck circumference niya. Kasi lalo na pagka mga polo na naglalagay ng kurbata, so, kailangan medyo saktong-sakto dito, di ba? Pero kung halimbawa naman eh, mga pag-uniform lang sa school, medyo ano natin ng konti. Mga luluaga na namin kahit mga medyo yung makahinga na ng ganyan. Kasi mostly naman, pag school uniform, ino-open lang yun. Bihira lang yung mga school na nagkukurbata. So, kukunin natin guys yung neck circumference. Ganyan. Tulad niyan. Ang aking neck circumference. Iaano ko lang ito guys sa yung sukat na to. Yung neck circumference ko ay 15. So, kukunin ko yung 15 na neck circumference. So, ganitong paggagawa guys. Sa paggawa ng trubenized collar or kahit na anong klaseng collar, laging nakapold yung ating pattern para kukunin lang natin ikalahati. So, katulad nito, yung neck circumference ko kanina ay 15. So, ang kalahati nun ay 7.5. So, ang kukunin natin, ganito guys, 7.5, ayan siya. Ito, tatandaan ko muna. Tapos, magdadagdag ako ng 1 inch. So, mamarkingan ko rin to. Ngayon, kukunin ko rin dito sa ibabaw yung 1 inch na, kumbaga, 7.5, 8.5. So, ganyan. Kukuhitan ko muna ito ng diretso. Ayan. Kukuhitan ko lang ng diretso para guide ko lang yan. Itapat natin sa dito. Tapos kukuhitan natin ito. Ayan. Itong sa ilalim muna kukunin ko. Ayan. So kukuhitan natin yan hanggang doon. At susundin natin yung curve. Ngayon, kukuha tayo ng 1¼ dito. Tapos 1¼ dito. Itatapat lang muna natin guys sa 15 ha. Kung makikita nyo. Ito yung 15. So itatapat lang muna natin yung guhit. Kung baga ito, ganyan siya. Hindi muna natin didiretsuhin yan. Hanggang dito lang muna tayo sa 15. So ayan yung 15. Yan lang muna tayo. Papakita ko sa inyo pa yung printer para makita nyo mabuti. Klaro. So ito, guguhitan muna natin. Ayan. Tapos ito, ito yung 1¼ na lapad. Pupuhitan ko rin to, pero hanggang dito lang ako sa 15. So, ganyan. Hanggang ito, dito lang ako sa 15. Ito lang. Ngayon, kukuha naman ako dito ng 1 inch. Ayan. Sa gitna. Ito kasi yung pinakagitna ng collar. 1 inch. Tapos dito, pointed siya guys. So, parang ganyan. Ibabaliktad naman natin yung curve. Ganyan. Yan ang magiging forma. Hanggang dito lang ha. Hanggang dito lang uli. Ayan. Ngayon, dito naman sa gitnang collar, kukuha ako ng 1¾. So, 1¾ dito. Dito naman, 2½. So, ganyan. Ayan. 2½ dito. Pero guys, dito tayo, sa guhit na to, dito tayo magmamarking. So, straight na. Kukuhitan natin yan mula dito sa pointed, papunta doon sa guhit. I-slant natin ng ganyan. Yan kung makikita nyo. Tapos, ito naman, kukuhitan natin itong parang straight dito sa curve. Yan. Mamarking naman natin to. Yan. So, ito na yung magiging collar. Ito naman yung bangkito. Ngayon, kung mapapansin nyo guys dito sa pointed na to, magpo-curve tayo ngayon. So, magiging ganyan. Yan na ngayon yung bangkito. Ito na ngayon. So,
Medyo kukortihan na lang natin ng maganda yan mamaya sa cutting. So parang ganyan yung pagkuha ng sukat ng trubenized collar. So patabahin ko muna to, tapakita ko sa inyo. So ito guys, medyo pagagandahan na lang natin yung curve dito. Kailangan itong ano na ito, may tanda tayo dito ha. Hindi mawawala yung marking na yan. Kasi yan yung pinakatanda natin sa pointed. Medyo pag dito, pag natin dito sa cutting, medyo ikukurve lang na lang natin ang maganda yung ano. Yung pagandang bilog, yan. Tatabasan ko rin ito. Yan. So, ito na yung ating pinaka-collar. Yan. Papakita ko to sa inyo guys sa manikin. So, ito na guys yung, kunwari, ito na yung liig. So, yan. Hindi lang siya sukat ng liig ko kasi ang nag-circumference ng manikin ay almost pareho lang sa liig ko ng laki. So, kumbaga, ito na yung magkilo natin. Magiging ganyan yan guys. Magiging ganyan siya. Hilaan ko na. Pag nakakabit na yan sa damit, parang magiging ganyan yung forma. Naka-overlap itong dalawa. Ito. Yung marking natin dito. Itong marking na to. Itong marking na to. Pantayan pa rin yung kabilaan. So, yan ang magtatapat. Parang ganyan. Yan yung magtatapat. Ito naman ngayon yung collar. So, parang ganyan yung mangyayari. Yung kalalabasan. Ito yung pointed ng yan. Pansinin nyo. Ito yung hanggang dito siya. Magiging ganyan yung kalalabasan dito. Yan, magiging ganyan yung kalalabasan ng collar. Ito yung may butones, yung sa bangkito. Yan ang trubenized collar. So, ituturo ko naman sa inyo kung paano ang tayo.